Magandang araw po sa lahat. Welcome to my channel. Today, ang pag-usapan pa natin ngayon ay yung sahod ng isang crew member or seafarer sa barko. Please watch this. Buksan na natin yung room. At saka check natin yung crew zone. Kasi yun yung application na ginagamit ng mga crew members sa barko. Tingnan natin kung magkano yung sahod ng isang seafarer na pangalawang sampa pa lang. Naka-register dito yung username ko at saka password sa baba. Kaya i-login na lang natin diretso. Diba? Login. Hindi na tao sa labas. Meron ditong ano, mga setup ng homepage, personal area, my contract and payments. Ito go. May ipindutin natin yung my contract and payments. Dito. Dito sa taas. The pay slip tayo. Walang nag-login. Ito yung sa my month of February yung pindutin natin. Para makita natin kung gaano ba kalaki or ito na guys. Siyempre pangalan ko pong nakalagay dyan. Tsaka yung position ko. Yung vessel na sinakyan ko. Ito na. Dito po natin makikita yan guys. Dito. Cross pay. Nakita nyo guys. 1,187 in dollar na po yan. Pero pag nasa piso, hindi ko po alam kung magkano yung palitan ngayon. Dito yung mga basic wages, overtime, social benefits and bonus, administration advantage, advance pala. Ang ingay ng mga ano dito sa tao, sa labas. Ito yung 200, 180.29, 70 at saka 20. Ito yung mga allotment ng family natin. Yung social allotment o bawas din kasi pag umuwi ka, for example ngayon kasi ano ngayon, crisis ngayon, may kukunin tayo. Ito yung binabawas nila sa OWA. Social allotment employer. CPC guys, ito po yung natira kung magkano na po yung laman ng ocean pay nyo. Ito guys, kung yung balance, kung may onboard bill po kayo, binabawasan po dito. Ito, kung yung commission nyo, yung sa may minibar or mga yung pinta po yan ng minibar nyo sa barko. Pero yung total guys, ito 1,187. Yan na po guys, 1,187 yung total na sinahod ko nung month of February. Okay na po tayo.